Okay. Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man sulok tayo ng daibig. So, suklay muna tayo para naligo na ako eh. Sa body vlog ni Supremo at sinusubaybayan ko ano. At susundan ko rin. Mahirap pala dito mag-isa sa bahay ano. Bigla kasi ako na nanaginip kagabi ano. Nanaginip ako kagabi. Na-disband daw yung kwan. MDF. Talagang galit na galit ako. Gusto ko na magwala. Pagising ko, panaginip lang pala. Sabi ko, ano dapat ang counter natin? Ano? Ano ang dapat counter? So, marami akong counter dyan. Alam mo kasi, ang mag-implement lang naman dyan, NBI, KFP, PNP. Nagdaan tayo dyan eh. So, alam natin yung counter sa kanila. Kumbaga, sabi nga ni Supremo, sila patapos pa lang. Kami matagal nang tapos. So, kung we are basing on experience, lamang ang Filipino guerrilla forces. Kasi ang karamihan dito, mga veterano na. Sila patapos pa lang eh. Ano? So, even though enlisted personnel yan, nagkataon lang na hindi sila naging officer. But other than enlisted personnel, magagaling yung mga enlisted personnel, lalo na yung commander ng Filipino guerrilla forces. Ano? Enlisted person ng commission officer ng mga Philippine National Police, dito sa ating grupo, halo-halo tayo dito. Mga professional, mga nitibo, mga dating rebelde, o rebelde pa ngayon, yung mga NPA, they are welcome to the Filipino guerrilla forces because they are legal organization provided na wala silang armas at saka wala silang warrant of arrest. So, they are legal. So, pwede silang sumama dito. Pero ang tanong ko lang dito, mga kababayan kong New People's Army, ano bang issue ninyo? Bakit kayo nagtatagal dyan sa bayan natin? Dyan sa kabundukan? Pwede naman tayong lumaban ng legal. Bakit daanin pa natin sa patayan? Di ba? Hindi na natin kailangan sa patayan kasi ang napapatay ninyo ay kapwa nyo Pilipino. Tapos ngayon, sisihin nyo yung armed forces, yung kapulisan. Hindi nila kasalanan yun because they are mandated by the law. Inutusan lang sila ng taong bayan. Taong bayan ang nag-utos sa sundalo, sa pulis o anumang otoridad. Diba? Taong bayan. Because they are paid by the taong bayan, diba? So, ibig sabihin, taong bayan ang nag-utos sa pulis o sundalo, anumang otoridad, napatayin kayo. Di ba? Patayin kayo. Because based on our law. So, huwag nyo sisihin. Huwag nyo sisihin ang sundalo na bakit namatay si ganito. Bakit namatay si kriminal. Bakit namatay si drug addict. Bakit namatay si NPA. Bakit namatay si tulisan. Si terorista. Iyon ang mandate nila, iyon ang inutos ng taong bayan. Ang taong bayan ang nag-utos sa kanila. Di ba sabi, di ba lagi nating sinasabi na civilian pro supremacy, di ba? At lagi nating sinasabi na sinisweldoan lang natin sila. Yun yung explanation noon, di ba? So clear tayo. Kaya nga kami ni Supremo ni General Dado ano? Lagi namin binibigay ng emphasis because other hindi nila narinig yung mga sinasabi namin. So, sa pagkakataon ito, yung mga bago, ayun pala, yun pala ang batas. Because sabi nga ng mga ibang commanders namin, sir, pag nagsabi kami na FGF maganda ganito, misa tinatawanan lang kami, sinusupladuan. Pero mayroon nag-suggest na isang barangay commander, ano, commander ng FGF, na sir, talagang ma-insulta kayo pag nag-convince kayo. But the solution is, sabi niya,
ipapanood niyo yung vlog ni Supremo at ipanood yung vlog namin ni Waikikibi o kaya nag-Ranger Kidlat. Ipanood niyo yun kasi doon namin pinapaliwanag ang power ng taong bayan, ang power ng Filipino guerrilla forces. Buti nga Filipino guerrilla forces, walang pundo ni piso, walang binigay ang gobyerno, pero nakabuo kami ng tao para suportahan ang armed forces kung sakaling magkagera. Eh dapat nga ang gobyerno, si President Bongbong Marcos, magpapasalamat sa Filipino guerrilla forces because we are preparing for war in case of war, but no to war. Di ba? Ayaw natin yung gera. Sino pa may gusto? Di kawawa yung mga apo natin, apo sa apo. Di ba? Pero kung nandyan, anong gagawin? Alangan naman, ay hindi po kami lalaban. Hindi kami po lalaban. Ah, hindi kayo lalaban ha? Maratatat, maratatat, maratatat. O, di patay kayo lahat. Paano? Hindi tayo handa. Pero kung alam ng kalaban, we are fully organized, well organized. Sinisigurado ko na walang babangga sa atin. Mahihirapan sila. Okay, given na yung nuclear, what I mean, the missile power or missile bomb. Given na yan. Kasi yan na yung technology natin ngayon. But on land warfare, ay hindi sila over sa guerrilla warfare, sa guerrilla forces, Filipino guerrilla forces, because we are trained and we are master of the terrain. Yun yung advantage natin. Yun ang hindi alam ng kalaban natin at yun ang hindi ginagawa ng ating gobyerno. Na puro na lang political opponent ang kanilang inatupang, di putrets kayo. Ah, puro political opponent ang inatupang nyo. Yung bagyo, hindi kayo magtulong-tulong, lumabas. Magtulong-tulong kayo mga gobyerno, kayo mga Congress. Yung mga pera nyo, tinago dyan, ninakaw nyo. Ilabas nyo, ibigay nyo sa taong bayan. Bakit ayaw nyo? Ha? Abat ayaw nyo ilabas. Ngayon nangangailangan sila, hindi nyo nilalabas. Pero pag oras ng eleksyon, nilalabas nyo, tarantado kayo. Di ba? Yan yung masaklap mga kababayan ko. Kaya nalulungkot kami ni Supremo na ang ating gobyerno, they are based on their political opponent. But on the problem situation, lalo na itong kalamidad, sumuko na nga, sabi nga, kumukunod ng ulo eh. Ano nang gagawin natin? E paano kung gera na? Ha? Paano kung gera na? Kukunod na lang siya ng ulo? Wala siyang gagawin? Sayang yung pagka-special special forces train niya. Sayang yung pagka-marine train niya. Sayang yung pagka-ranger train niya. Asan niya nilagay yun? Kaya nga pinag-train siya ng kanyang ama for the purpose in the future. Alam niya yung gagawin niya because you are advantaged if you undergone military training. Yes? You did not undergone military training. You are knowledgeable, expert on the law, on the other economic development. Paano kung magkaroon ng security problem? Solution. Hindi po pwedeng solution on theoretical. Hindi pwede yun. With action dapat yan. Katulad ng kalamidad, pwede bang theoretical ang pagalingan ng utak dyan? Hindi. Pagalingan ng action. On the spot action, on the spot decision. Anong mga decision sa kalamidad? Una, logistical. Equipment. Normally, siyempre, pera kailangan. Eh, suko na daw, wala ng pera. Asa yung pinagbinta ng ginto ninyo? Ha? Asa yung pinagbinta ng ginto ninyo? Yung 90 billion PhilHealth na sabi nyo, savings. Eh, dami nga nagreklamo ng hospital, hindi kayo nakakababayan, tapos may saving, gago kayo, no? May mga tartado rin talagang tao, no? So anyway, na didiscuss ko lang yan ngayon kasi napaninginipang may panaginip kasi ako kasi may lakad ako ngayon. Makipag-usap ako sa IT
ano, kung ano ang kanyang may tutulong sa atin. Because we need now IT. Ano, kailangan na natin ngayon ng IT. Okay, ini volunteer ang mga IT expert, IT knowledgeable, IT hacker. Okay, ang PNP ay naghanap sila ng magaling sa hacker. Ah, para i-hack yung mga kalaban ng gobyerno, pati na yung mga vloggers na kumukunta sa gobyerno. Yan. Kailangan meron rin tayo para ma-counter natin kung sino yung nag-hack niyan. Kasi lilitisin natin pag paaminin natin kung sino may utos sa kanila, baka simbanga kang nag-utos sa kanya, sa kanila. Okay, so much for that. Patuloy tayo. Ano? Patuloy tayo sa mga ganung usapin. Kaya nakakalungkot na ang taong bayon, ang taong bayan na mismo ang kumikilos, gumagalaw para sa bayan. Kasi ang ating gobyerno is incompetent na talaga ang ating gobyerno. Mga wala na, mga inutil na. Kahit na sa corruption, pumunta ako sa anti-rating authority. Ang dami nilang dahilan. So, they are now number one violator on the Republic Act 11032. Or is doing nothing business. And the ombudsman, ganun rin. Puro may dahilan sila. National defense. Oy, national defense. Hindi ko pa kayo napunta na. Hindi ko pa napapalap yung sulat ko. Ha? Ingat kayo. Hindi naman kayo maingat. Hindi naman kayo tinatabla. Hindi naman tinatabla ng gobyerno sa mga batikos natin eh. Pero wag ka. Darating po. People's initiative. People power. People congress. People audit. Ako, delikado kayo. People congress. Aywan ko lang. Darating na tayo pag ang taong bayan na puno. Ang problema nga lang ngayon, ayuda na naman. Ha? Ayuda. Dinadaan nyo sa ayuda, ayuda. Ngayon nyo ilabas ang ayuda. Ngayon yung ilabas ang ayuda. Ha? Kailangan nila ng ayuda ngayon. Buong Pilipinas, ayuda ang kailangan nila. Nasaan na yun? Nasaan na yung ayuda na yun? Nasaan na yung ninakaw nyo pang ayuda? Bakit pag oras ng kalamidad, hindi nyo nilalabas? Pero pag oras ng election, nilalabas nyo. Sana, awag naman, masama naman, panalangin ko next year para iubos nyo yung upan nyo, yung inyong tinago-tago dyan na savings, ano? Diyos ko, actually, nagkataon lang naman na si Marcos ngayon ang administration. Pero bakit na lang puro administration tinitira? Bakit kay Duterte marami rin tumira? Ako kay Duterte tumira rin ako. Bakit hindi niya na nalabanan ang corruption sa PLL? Ang Filipino guerrilla forces tumitingin sa tama. Pag ang tamang ginawa, pupurihin. Pag ang taong may ginagawang mali, birahin. Yun yung FGF, Filipino guerrilla forces. Ha? It's neutral. Pero ngayon, hindi pwede maging neutral na kami. Kasi nga, ginagago na tayo, ginagago na Pilipino. Biro mo, harap-harapan ka. Babayaran ng taong bayan. For what? For what? Bigyan mo ng ayuda. Anong purpose nun? Kaya nga, king of ayuda ang administration eh. Ha? King of ayuda ang administration na ito. Siyempre, yung mga mana sa baba, wala sila, o hindi nila alam yun, king of ayuda. Natutuwa sila, binibigyan sila, uy, napakaganda ng administration na ni Marcos ngayon, nagbibigay ng pera. Hindi nyo maalam, ginawa kayong tamad, ginawa kayong tanga, binili ang inyong pore. Hindi nyo ba naintindihan yun? Binigyan kayo ng 5,000. For how many years yan? 6 years? 5,000. O 3 years, kasi election. 5,000. Pero yung gagawin lang proyekto para sa baha, i-counter ang baha, at pinagsama-samang pera, baka wala ng baha, di ba? Okay. Ayuda. Marami ng comment. Mula nung pumasok ang ayuda, wala ng produktong pumapasok kahit sa mga bayan-bayan o sa probinsya. Because they are relying on ayuda. Bakit hindi gawing trabaho yan? Anong trabaho? Napakaraming isipin ng gobyerno sa trabaho. Isang trabaho, gumawa ng isang project, agriculture,
Lahat ng mahihirap. Yung mga ko, okay, susuwildoan namin kayo, provided magtrabaho kayo. O, biruin mo ha, ibang situation eh. Iba ngayon eh. Susuwildoan ka para magtrabaho lang. Para tumulong ka lang. O, di mas magandang dating yun, inaangat ninyo ang ekonomiya ng ating bayan. Pero kung nagbibigay ka pera, lalong bumabagsak ang ekonomiya natin because there is no product na papasok. Import na lang tayo. Wala nang export. Kasi wala nang nagtatrabaho. Puro antay ng antay. Kaya nga mali. Mahirap ang gobyerno natin kung hindi tayo kikilos. Yung ayuda na yan, kasi kaya estimated ko or more or less 30,000 pag ipagsama-sama mo yung ayuda na yan. Kung ginawang trabaho yan, ang bigyan mo ng ayuda, yung matatanda na lang. Yung mga mahihina na, no question ako dyan sa mahihina because nagpapahingan sila. Pero sa mga bata, na nagpamilyang bata, i-force mo magtrabaho. Sabi niya, sir, sabi nga nang pumunta ako sa Rumblon, ano? Sir, mula nung magbigay ng ayuda, wala na umaakit ang bundok eh. Nag-aantay na, sapat na sila sa 7,000. Wala nang kumikilos. So, ibig sabihin, bumabagsak ang ekonomiya natin. Kasi walang pumapasok na produkto sa bayan. Walang produktong pumapasok. At walang tax na pumapasok sa gobyerno. Mayroon mahina. Pero kung yung millions of Pilipino, sabi nga natin, ang poverty line natin, nasa ilang porsyente ba? Sabi, ako na lang mag-example, halimbawa, kasi nakikita naman ang sitwasyon. 70% poverty rate natin. 70% or 60%. O, yung 60% Pilipino, sabi natin, 60 million na lang yun. Yung 60 million nagtrabaho, kumita sila ng 10,000 sa isang buwan. Plus yung ibibigay ng ayuda, malaking produkto, magkakaroon ng output yung mga Pilipino. Magsisipag pa yun. Kasi may pumapasok trabaho, pera na malaki. Kahit iinom nila yan, at least nag-isip sila na magtrabaho. So, yun lang mga kaibigan. Hindi ko lubos pa isip. Yung panaginip ko, babasahin ko panaginip ko. Okay. Sa panaginip ko, na-disband yung guerrilla forces. Paano na tayo ngayon? Sino na ang lalabas sa gobyerno? Sino ang tatayo na sa gobyerno para sa kabutihan ng gobyerno? Sino ang tatayo para kung tayo atakihin? Wala na. Kasi na-disband ang guerrilla forces. Pero hindi nila kaya i-disband. Kaya nga tama yung sinabi ni parindigan ni Supremo nung sinabi niya, hindi tayo magpa-register. Bakit kaya? Sabi ko, sir, kailangan talaga marami. Yung mga nasusubordinate nagtatanong kung ano register. While discussing of Supremo, na-analyze ko tama siya. Bakit nga pala tayo magpa-register? Hindi naman tayo corporate na mga mag-anak buhay. Magparesto lang tayo sa SEC kung tayo ay may kailangan sa gobyerno. And the government ang silang may kailangan sa atin. Hindi tayo may kailangan sa gobyerno. Walang may bigay ng gobyerno. Wala tayong kailangan sa gobyerno. Therefore, hindi tayo kukuha ng registration. Because once you registered in the Securities Exchange Commission, you need the support of the government. You need the law of the government. You follow the policies of the government. Yun eh. For what? Magpa-register tayo. For what? Okay, sino magaling? You debate me. Anong kailangan? Bakit magparehistro kami? Bakit? Anong dahilan? Bakit mo kami na... What is authority
to require me, to require us to register in Security Exchange Commission. Ano ang basis ninyo? Okay, legal debate. Sige nga, anong legal action niyo sa amin? To disband our group. Ha? To disband our group. Yes, pwede niyo gawin niyo kasi you are powerful. But if you are talking of the law, baka wala kayo sa hulog. Ha? Baka kami ang mag-aaresto sa inyo. Hindi kailangan namin mag-resto kasi nga ginawa na nga yan sa 1987 Constitution on Article 2, Section 23. Stated therein, the government requires the Filipino to have non-government organization, people organization, provided you not fight the government. And we will not fight the government. Ano ang ibig sabihin, definition of fight the government? Definition of the fight the government. Anong definition? Ha? Pag sinabing fight the government, labanan mo sila with arm. Yun ang fight the government. Lalaban natin ang gobyerno, may armas tayo. And normally, we will be this man. Eh, bakit? May ginagawa ba tayo? May mga baril ba tayo? Armado ba tayo? Based on Article 2, Section 24, that all organization that has if firearms should be registered. Yes, registered sila. Kami hindi. Because we are not armed. We are an armed organization. We will be armed if necessary in case of war and the armed forces need our support, or maybe the AFP will coordinate us into our organization because we are powerful than me. Diba? Powerful kami. Than the armed forces because they are only 180,000 and we strike on the strike of 5 million but we validated the 20 to 30 million people pag once nang ikot kami and bibigyan namin ng instruction paano nila natin ma-physically accounted yung mga taong sinasabi na nag-affiliate sa atin who are people who affiliated in the Filipino guerrilla force. The Bagani people is the original people in the country. Bagani. Lahat tayo Bagani. We are all tribu. They are organized under General Absalom Borsi. 11 million. Inaayos pa namin yun. Ha? The MNLF. Inaayos namin. Sila for arm yun. Arm sila, edi disband nyo sila, but they are affiliated. Disband mo sila kung kinakailangan nyo. Eh bakit hindi nyo dinisband noon? Bakit ngayon nung naka-affiliate sila sa FGF, ngayon nyo isipin disband? Parang mali. Parang naingit kayo, parang ganun. Ha? Yung mga nitibo on the northern part of Mindanao, nasa amin yun, mga armado yun, anti-communist yun. Ha? Yung may-ari ng Sabah nasa atin na, nasa FGM na. Bakit sila nakipag-affiliate sa atin? Because we are true Filipino by heart, helping the country, helping the people. Diba? Kaya nga naisip nila na ito ang tunay na Pilipino, ito ang tunay na organization na tumutulong sa ating bansa, tumutulong sa ating kababayan. May nag-isip ba ng ganun? May nag-isip ba tulad ni Supremo? Sino Pilipino nag-isip niyan? Sino? Kami lang ang nag-isip niyan dahil naawa na kami sa Pilipino na pinagsasamantalan. Ni-rape na tayo ng ating gobyerno. Ginagago na tayo ng gobyerno. Bakit hindi nyo man nakikita? Pulang ba kayo? Bingi ba kayo? Ano ang pinagagawa? They are busy. Or the political opponent. Bakit yung disaster? Hindi kayo naging busy. Gago kayo. Ha?
I-dispan nyo. Anong authority nyo to dispan? Because we are, based on the Constitution, Republic Act, on 1987 Constitution, Article 2, Section 23, stated therein, legal tayong organization. Eh bakit yung Partido Komunista, hindi nyo napa-disband? Eh, hindi nyo kaya, ilan lang yung NPA. Kasama na ako noon. Because, wala kaming kakampi, wala kaming kasama. Ang gobyerno, hindi tumutulong sa IEP. Hindi namin problema yan. Problema ng mga local leaders, ng gobyernong leaders. Hindi, ang IEP, sumusuporta lang yan sa mga leaders, local government, national government. We are supporting the government to protect the Filipino in our land. Diba? Ang problema kasi natin, mga kababayan ko, kayong mga civil government, ang iniisip nyo, trabaho ng pulis, trabaho ng EAP, hindi. Kayo ang mag-lead. Lead the problem on security matters. In other economy, kayo ang mag-lead. Hindi kami. Utusan nyo lang kami. Pero kayo ang mag-lead, hindi kami. Ganun lang yun. Kasi with my experience as Lieutenant Captain Major, pag pumunta ako sa mayor, ang unang approach ko, mayor, nandito po kami. Tutulungan namin kayo in terms of security. Kaya, utusan nyo lang kami ano ang gagawin namin sa bayan ninyo para matino, papatino. Okay. To give you an example, sa Lubao, Pampanga, nag-request si Congressman Arroyo sa Lubao, Pampanga. Pinatawag ang in-invite ang Brigade Commander, in-invite ang Battalion Commander, and I was the ex of the 3rd Infantry Battalion. Tinawag, pati Chief of Police of Lubao, Pampanga. Ang sabi ni Congressman Arroyo, Colonel, nakalimutan ang pangalan eh. Sabi niya, Colonel, gaano ba katagal nyo malinis ang aming bayan? Oh, sila nag-request eh. Tinanong siya, ang Brigade Commander ko, Battalion Commander ko, hindi nakasagot. Anong sinong sumagot? Si Major Mitra. Sir, within two months, sir, malinis ang bayan mo. Sabi ni Juan, ni Congressman Arroyo, Colonel, anong tawag nun? Colonel, sigurado ba tayo na within 2 months? That is the words of my major. Kaya yan, sabi ni Brigade Commander. Yung pulis pa, ganun-ganun ang pulis eh. Nagaganun-ganun pulis. Hindi siya maniwala sa sinabi ni Commander Bukay. Bakit ko sinabi yun? Because I have already experienced from Samar with love and Central Luzon. Na-experience ko yan. Kaya-kaya ako magsalita. Pagtingin ko sa isang lugar at naikot ko, na-evaluate ko, magsasabi ako kung gano'ng katagal iayusin ang lugar in terms of insurgency ang pinag-usapan at saka yung mga criminal, little criminal at saka drugs. Kasi pag ako bumanat, kasama lahat yan. Normally, priority communist in PA. Second, yung kriminalidad in drugs, kasama lahat yan. Kaya nga narilib ako sa Zambales eh. Dahil yung drugs ni Governor doon, as alleged na siyang protector, oh, nalinis ko yun. Kaya nga lang, nalinis na ako, naparilim ako. Sinumbok ako sa presidente ni President Gloria Arroyo. Pero tuloy tayo doon sa Lubao, Pampanga. No? Oh. So, pag-alis ng pulis at saka ni Congressman Arroyo, at saka yung administrator yata ng CPO o si Mayor, hindi ko natanda kung sino yung representante ng Lubao. Sabi na lang kami, sabi ni Brigid Commander, Major Mitran, kaya ba natin? Oo sir, kaya yan. Bigyan mo ako sir ng dalawang section yata o dalawang platoon yung sinabi ko sir, bigyan mo ako dalawang platoon. Sigurado ako sir. Pero ang pulis talaga ayaw maniwala. Initial mob ko, POC meeting. Okay, mayroong yung administrator,
Do you think Colonel Major Mitran dito sa grupo natin ito may NP? Mayroon! Kagad ang sagot ko, mayroon! Tabay titikod lahat ng mga kapitan. Mayroon ang titik ang kapitan. Direct to eye to eye kami. Mayroon naman gumanon. Mayroon naman parang patay Malaysia. So binasa ko sila kung sino. Ang sagot ko agad, mayroon, pero hindi ko sila sisihin because hindi nila alam ang gagawin nila. Pero after this, at nabalitaan ko pa sila nakakunik sa NPA, delikado sila. Baka hindi na sila magising. And then, hindi sila magising sa kwan. Baka managinip sila na mangungot. Hindi sila sa takot na sa naginip sila, hindi na magising. Mama, patay sila. Oo, dahil sa yung impact yun. Hindi sila magising. So, yun. So, initial, 1 week. Naramdaman na ng pulis, may pagbabago. Initial 2 weeks, nako, mayroon na naramdaman pulis. In 1 month, yung 1 month to 2 months, finishing na lang yun. Naniwala ang pulis. Kaya lang, ang daming kwan sa kwarto. Pero walang authorized, kundi ako lang. Ako lang ang authorized. Hindi pwede sila. Bakit? Kasi ayaw ko sila magkakaso. Ako lang magkakaso. Haharapin ko. Ang sagot ko lang naman sa hukuman. Ha? Eh gusto ko lang malinis ang bayan. Yun lang yung point ko doon. Now, kung may mali ako, para sa kanya ako. Ganun lang. Kasimple. Yun lang yung sasagot ko. Pero ang tanong ko ngayon, maparusahan niya ako, pero ang kapalit nitong sitwasyon na ito, thousands of loko-loko. Bumili kayo ng dalawa. Yun ang nasa utak ko noon. Okay. So, ganun yun. Bakit nga pala ako napasok doon? Ano? Bakit nga pala ako napasok sa bagay na yun? Because, yung sa nga, disband, na kaya kong mag-isip paano ko i-peaceful. Sa Bulacan o sa Central Luzon, wala pa si General Pagparan. Yun na nalang sa isip ko. Kaya nga nakagawa ako ng konsepto ng area clearing concept na kinonsider ng EAP. Nagdibati pa nga kami doon. Ang dami namin doon. Presenters. Ang natatandaan ko doon, sabi ni Colonel Aying, yan ang presentation. 7 minutes lang. Eh, ang hirap ng ibang presenter. Isang oras nag-present, nilikturan yung mga senior. Kaya si then Colonel Parnasio, ngayon naging Major General ng Pansa 8th Division, ha? Binabanggit ko para hindi akala nyo, baka kwento-kwento ko lang yan, kaya binabanggit ko pangalan. Sabi ni si Colonel Aying, that time, full-blessed Colonel na, si Parnasio, Lieutenant Colonel. Kasi si Parnasio yata 85, ano? Si Aying 84. Okay. Namin yan. Punta sa akin si Colonel Parnas. Dalawa kasi kami ang nag-represent sa 7th Division. Ako nag-represent kay Colonel Gadot, yung mista ni Supremo. Ako nag-represent. Siya, ikaw na yun. Ikaw naman nakakalam dyan. So, ikaw na pumunta doon. So, I represent G7 and G3. Dalawang yung represent ko. Kay Kwa naman, simple G2. Isa, G2, tatlo kami. Kasi triad conference yun eh. Okay. Yun. Sir, ayusin mo yung presentation mo, baka mabulat ako doon ha. Mga senior kayo katabi ko. Huwag ka mag-alala, sir. Bago mo sabihin sa akin, sir, pinag-aralan ko na kasi marami na nagbubulat doon ng mga senior doon sa presentor. Ano? Kasama nga ang SM doon nag-present eh. Ah, si Captain na kalimutan B ang simula. Nakalimutan ko yung sa ISEP. Lahat kasi ng division except first division. That was, mayroon na 10 division yata noon. Mayroon na, oh. Wala pang 10 division. So lahat ng division except the first division nagpadala ng representative to brief the triad operation to include the special forces. Oh. Eh, lugi sila. Kasi sila, special forces lang. Oriented sila sa special forces. Ako, special forces graduate, lumaki pa sa infantry. So pinagsama ko ngayon ng infantry at saka special forces way and the ranger way kasi nasa'yo na rin ako sa ranger. Ha? So, pinagsama ko. Sabi ko, sir, 7 minutes lang. Ang exit naman yan. Niluloko mo yata ako, sabi sa akin ni then Colonel Parnasio. Niluloko. Hindi, sir. 2 minutes, sir. Introduction.
3 minutes here. 3 minutes here. The body, the concept. And 2 minutes is a conclusion ko. O tama, 7 minutes. Sigurado ka? Sige sir, pinag-aralan ko na. 7 slide lang niya ito. 5 slide lang yung prepared ko. Ha? Paano? Hindi ko nahabaan yun ng mga reference. Kasi nasa utak ko nga eh. If you make a concept na nasa utak mo, kahit na isang piraso lang nasulat mo yan, kaya mong ipaliwanag because nang galing sa isip mo, hindi galing sa libro na kinopya mo. Di ba? Ganun yun. Kaya kahit pumikit ako, wala kong basahin, kaya mo ipaliwanag. Without reference. Pero in fairness naman, kasi may iwan naman, para makita nila. 5-7 minutes versus 1 hour nabubulaw na. Oh, sabi ni Colonel Ayeng, tungto siya, ayan ang gusto ko, hindi yung likuran kami, matagal na kami sapin. Nagalit naman yung si Colonel Kabaning, yung Kabaning na yun, yung isa na officer na nabanggit doon sa QGC na Kabading, babae yun, Lieutenant Kabading, asawa yun ng PM rin na Kabading, ano? So, nagalit yun eh, that time, first lieutenant siya eh. Oo nga sir, kinilicure ko ito kasi marami hindi, napapabayang ganyan, ganyan. Siyempre babae, may dahilan na umaki pag-away rin sa lalaki. So, ganun. Pero yung Kabading na yun, naging officer ko rin sa second division, na assign ako sa second division, nagkasama kami sa same batalyon ni Colonel Kabading, that time is first lieutenant. So, inayos ko yung aking presentation, ano? Inayos ko yung presentation ko. So, okay, good. Kami, okay, this concept ang susundan natin. Pero mahaba siguro kasi may lakad ako. Ipapaliwanag ko sana yung konsepto na yun. So, simple lang ginawa ko doon sa konsepto. Area clearing, total municipal clearing ang ginawa kong title. Why? Kasi bawat munisipyo may pundo, mayroong mayor. So, yun ang maglilid doon sa mission mo. Hindi ikaw, hindi army, hindi police. Sila maglilid. We will only support them. Kaya total municipal clearing. Kasi, why municipal clearing? You clear the mayor? Ayosin mo yung isip niya na trabaho ko pala ito. Akala ko sa EAP lang ito. Itrabaho pala namin ito. Parang ganun eh. Kasi hindi lang naiintindihan na itrabaho ng sundalo yung EPA. Hindi. Area mo yan. Bakit mo pababayaan yan? Pag pinabayaan mo, nagpabaya ka sa trabaho mo. Sa mandated tasking mo. So, ganun, leading. Okay, mayor, ganito na lang usapan natin. Pag ang mayor supportive, huwag ka na mag-alala, mayor. Ako nang bahala sa meeting. Ha? Basta, supportahan mo lang ka sa pangailangan namin. Second, yung legal. Okay. So, hindi akabado kasi nasa mayor ko ang backup. At saka sumusuporta ang mayor kahit wala dyan. Ha? Pero pag ang mayor hindi supportive sa akin, patay sa aking meeting. Ha? Birahin ko silang birahin. Si mayor, hindi siya sumusuporta, ayaw niya malinis ang inyong bayan. Yung kanyang intelligence span at saka yung disaster, ayaw niyang galawin. Saan niyang ginagamit yun? May kasabuhat yata. O, sisirain ko silang sisirain. Pero pag ang mayor, cooperative, supportado ko siya. So, down the line, ang mga barangay captain, ang kailangan mo sa kanya, yung physical support at saka information. Yun ang kailangan sa kabit. Kaya, ibig sabihin, total municipal. I-clear mo yung mayor ang pag-iisip, i-clear mo rin yung pag-iisip ng kapitan na dapat sa iyo. Kasi pag nasa iyo, clear na yung barangay. Now, yung masa, normally, i-clear mo rin. By what? Siyempre, sa magaling mong mga dialogue. Nandahan na yan mag-NPA o kaya nandahan niya bababa yung NPA or aalis sa lugar, tapos sasaloy nyo sa kabila, susunod na natin. Hanggang susuko yun. Yun yung taktika. Pero ang ginawa ng magagaling doon sa taas, wala akong nagawa. Pero title lang naman pinalitan. Ginawa nilang area clearing. Ano? Area clearing. Big sabihin, by guerrilla front. So, sino ang magsusuporta doon? Kulang ang support noon. Kasi guerrilla front. So, ang governor kasi, mahirap mong mahingan kasi hindi specific sa kanyang province talaga. Unlike sa mayor, specific yung lugar niya talagang ginagawa mo ng activities. So, ganun yun.
So, mahirap pala na magbablog kung mayroong oras na hinabol, ano. Kasi mayroon akong lakad na importante sa IT, ano. So, so much for that, ano. Anyway, yung sinasabi pa ng gin, hindi madidispan nila. Okay. Sinat ako ni Supremo eh. Mayroon kasing nanggagkwat sa amin ngayon. Kasi yung vlogging namin, maraming nagtitiwala sa atin. Ano? Filipino Guerrilla Force. Maraming nagtitiwala sa atin. Kaya maraming sumasanim sa atin. Maraming mga retired na mga military and police nandito na sa ating pwersa. So mga eksperyensyado ito. Katulad nito sa buong Mindanao. Sa totoo lang talaga buong Mindanao, kontrolado na namin ang Mindanao by way of FGM. Pwede na kaming kumilos doon. Sa Luzon, wala na. Ati na. Ang Bisaya na lang ang medyo inaayos ko pa. Ha? Ang Bisaya ang inaayos pa lang namin ni Supremo. Pero ang Mindanao, they are prepared for any situation be arise. Pag sinabing situation, bahala na kayo mag-isip ng ano situation. Luzon, ready na. Ready na. Commanders, sabi ng mga commanders ko, sir, gusto ko ng manipa. Ay, relax lang. Reserve nyo lang yung galit ninyo. Pag ginamit natin yan, mag-andam kamungatanan. Waray-waray yun. Waray-waray. Hindi tayo pwedeng madisband because they have no legal basis to disband because we are under of the 1987 Constitution Article 2 Section 23. Maliwanag yan. Walang nakalagay doon you required to register in Security Exchange Commission. Wala tayong kailangan sa gobyerno. Bagko sila ang mga kailangan sa atin. Sila ang makikiusap sa atin. Oy, FGM, baka pwede nyo kami tulungan kasi sinasagupa na kami ng mga China. Kahit hindi nyo na kami utusan, kami nang kikilos. Because we are trained. We are trained. We are retired. So, the retired will be the portion of planning, concept, strategy. Ang nasa baba, kailangan, sabi ko nga sa mga advices ko sa mga commanders, we need physical able body on the barangay. Hindi natin kailangan sa regional, province, municipal, kailangan mga 10 tao lang yan, magkuman lang yan. Pero yung barangay sitio, yun ang palakasin natin. Because nandyan ang pwersa. Eh, ang Malacanang nga eh. Diba? Ang Malacanang nakaupo sa barangay. Sa barangay San Miguel, ayun, nakaupo. Linupuan rin ng mga drug addict. Mga drug lord, diba? So sabi ko nga, ha? Yung mga kulang sa experience, we will protect barangay. Once we protect the barangay, we can consider now protected ang ating bansang Pilipinas. That is the simple logic, ano ba? Hindi nyo kasi naisip ng mga kwan dyan eh. Paano? Kasi libro kayo ng libro lang yan. Pro-theoretical, theoretical. Daanin nyo, lumaki kayo sa field para alam nyo ang solusyon. Lahat. Ang problema lang, Pangulong Duterte, hindi mo ako pinambigyan. Binigyan kita ng konsepto. Aywan kung sinunod mo lang yung konsepto ko, babawasan ang mga namamatay. Pero hindi natin magawin, hindi ko sinindihin namatay kasi lumalaban eh. Pero kung nasunod mo yung konsepto ko, Pangulong Duterte, mababawasan ang korupsyon, mababawasan ang mga abuso. Why? Kailangan composite ang mag-perform ng drugs. Hindi pwede, police lang. Hindi pwede, pidiya lang. Kasi nandyan yung tokso. Tokso, kasi lagi sila laging tokso. Anong composite na sila? Police, pidiya, AFP, reservist, tanod. Yung reservist at saka tanod, volunteer. But, yung NBI, mabigat na ako yun. PDIA, EFP, PNP, required. Apat yun ha. Tatlo. PNP, PDIA, EFP, tatlo. Plus, reservist and tanod.
Volunteer lang yung dalawa na yun. Hindi natin i-required. Oh, mayroon mang mangyayaring kalukuhan. No, hindi. Kasi composite nga, hindi nga sila magkakamag-anak eh. Ha? So, magsusumbungan yan. Kaya, ma-prevent ang corruption at saka yung abuso. Binigay ko yung konsepto kay Pangulong Duterte. Umuwi pa ako ng Davao. Pero double purpose para mapuntan ko yung mga kamag-anak ko at saka ang kapatid ko. Sa Davao, kasi nasa Tagum yung dalawang kapatid ko. Tatlo na lang kami magkakapatid eh. Nasa Davao sila. What I mean, sa Tagum. Mga pamangkin ko, nasa Upi, Maguindanao, mga apo. Okay, so much for that, ano? Hindi tayo pwedeng madisband. Kaya sabi ko, galit na galit ako pagkagising, hindi pwedeng mangyari! Putala, panaginip lang pala. Talaga, hindi pwedeng mangyari. Kasi, ayawan ko lang sa kanila. Na? Okay. Sana magising ang gobyerno. Magising sana ang gobyerno natin. Na mali ang ginagawa nyo. Mali na ang tinatahak ninyo. Ha? Kayo mga retired, most especially MUP, ano ang ginagawa nyo sa gobyerno? Nakakayanan nyo ba o bulagbingi kayo? Anong hinahanap nyo? Retired na kayo? May pension na kayo? Money and power? Saan nyo gagamitin yung pera? Dalhin nyo sa libing nyo? O tuwang-tuwa kayo kasi mayroon kayo na ibibigay sa mga anak nyo. Napakaganda ng mga buhay nila. Putang ina. Mga kawatan naman kayo. Hindi nyo madalas ako kaya mga gago kayo. Oh. So, ang solusyon, FGF. FGF ang aasahan natin sa bayan. Pag ayaw tumayo ni Inday Sara, kami ang tatayo, si Supremo. Sabi ng mga membro, sir, ikaw na tumakbo ng presidente. Ay, meron lang, mahirap niya, mabigat. Wala tayong pundo. O kaya, panaginip lang yung pangarap tayo ng presidente. Pero yung maitulong natin, hindi panaginip. Na? Hindi panaginip yung makatulong tayo sa bayan. Pero maging presidente si Supremo, panaginip yun. Una, wala tayong pundo. Pero may pundo. Kaya ni Supremo yan. Dito ko sa likod niya. Ang importante, may kabady, may sumusuporta. Katulad na nakita ko yung Pangulong Duterte, magandang plano niya sa bayan, pero walang nakasuporta sa kanya. Walang matigas-tigas. Sino bang matigas-tigas sa kanila? Wala ako nakita. Na talagang matigas na nang... Kasi unang-una may edad na siya. Dapat may bata-bata na matigas-tigas. Wala eh. Eh dito kay Pangulong Marcos, ay nako lahat, nagpagsalita na nga lang si Marcos eh. ang napag-usapan sa Philippine Guerrilla Forces, ang tagapagsalita ng ating bayang Pilipinas, ang ating Pangulong Marcos Jr., inutosan ni First Lady, inutosan ni Speaker Romualdez, yan ang saklap. Inuutosan na lang yung presidente natin, hindi na siya nagpapatupad. Tingnan mo, yung Congress, napapakailaman niya ba yung Congress? Hindi. Although separate, pero bilang isang presidente, alam naman natin niya, may dictate siya sa Congress. Pero ito, hindi siya madiktidan. Ang Congress ang nagdidictate sa presidente natin. Ang First Lady natin, ang nagdidictate sa presidente. Naku, naloko na. Mabuti yung Senado, marunong pa mag-respeto. Ha? Marunong pa mag-respeet ng Senado. E paano kung Senado rin magdikta rin sa kanya? Ay, ewan ko lang. Kasi nakikita naman natin eh. Kaya inialabas natin. Supreme Court, tahimik. Kahit na problema. Pero ang ngayon, ang Supreme Court, nakuha na, nakukusinsya na ang Supreme Court, gumagalaw na. Ang hindi na lang nakukusinsya, yung PNP at saka EFP. Pero sabi ng EFP, ang bagal nyo eh. Ang bagal nyo kumilos eh. Kayong hinihintay namin. Pag nandyan na kayo, nagkaisa na kayo, na hindi na kayo susunod sa ating Pangulo, saka kami lilitaw. Withdrawal of support. Eh, hindi naman tayo kumikilos. Inday Sara, DDS. Manahimik na nga lang kayo DDS. Wala namang kayong ginagawa. Huwag na kayo magsalita para yung mga gago dyan sa kalaban nyo sa Administrator Marcos, hindi na rin magsalita. Puro DDS lang nababasa o DDS. Asan ang DDS? Wala na nga eh. Kaya huwag nyo na manata ng DDS, na nahimik na ang DDS. Kayong maisog, wala rin may gawa, manahimik na rin kayo. Kami nang bahala, FGF. Huwag nyo na magsalita.
DDS, maiso, kasi wala naman tayong ginagawa. Gano ba karami na kayo para kumilos tayo? Ha? Okay, People's Initiative. Yung People's Initiative, pinagkukonsolidate niya lahat ng Pilipino na ayaw sa corruption, ayaw sa tiwali, ayaw sa abusado. Okay, People's Initiative. Hindi ko lang sabihin kung sino yan. Committee yan. Ha? Committee yan. Bawat sektor representative, ha? Yung diniscuss kanina ni Supremo, ha? Yung council, no? Yung inilalimbawa niya sa isang kumpanya, mayroong board of directors, ha? Dito sa atin, mayroon rin yung PI, yung People's Initiative, may mga kanya, council, mayroong represent by any sector of the government, IP, professional, retired AFP, lahat-lahat ng BNP nandoon sa People's Initiative. Yun na nga yung People's Council. Inaayos pa natin. We are part of the council. Okay. So, patalastas muna. Patalastas. Bago ko mag-krapos, ano? Patalastas! Yung FGF merchandise, ano? Pag gusto nyo ng t-shirt ng FGF at saka sombrero ng FGF, mag-order kayo. I-search nyo lang ang FGF merchandise sa Google, lalabas yun. FGF merchandise, lalabas yun. At mag-order kayo kung para magkaroon tayo ng pundo. Ano? So, yun lang. Na taposin pa ng inip ko. Kasi may lakad ako ba? Hindi tayo ko si Supremo eh. Okay. Ed Senior Trump 2024. John Alvin Casino, magandang umaga, Commander Bukay. Milarway, wala nang pera, sir. Wala na daw pera, sabi ni Milarway. Dapat, sir, palitan na ang Constitution, baguhin ba lahat, tapos may firm na parusa bawat mambabatas like bitay, putulin ang isang fingers. Oh? Yan, may mga plano dyan. Pag nagkaroon tayo ng revolution ng government, sana mag-revolutionary tayo para madaling mabago ang ating batas. Okay, Enrico Binaventura, ang mahalaga ibalik sa mamayan ang pundo ng PhilHealth dahil mas ma-need yan ng mga tao habang hanap buhay-buhay ng mga Pilipino. Rande, sabi ni Enrico Binaventura. Rande, paano mini-kurap nila ang pundo ng PhilHealth? Okay, mini-kurap, sabi ni Randy. Perlas Vlog, thank you, Sir Mitran. Satol ninyo ang taong bayan sa pool. Ano, sa pool bayan o ano? Sabi ni Perlas Vlog, oy, may vlog pala. Randy, pinaka-kurap nila ang PhilHealth. Okay, kinurap na talaga na. Sabi ni My Love, okay, good morning, sir. Yun lang sinabi ni Mayla, wala na. Darwin Tabingi, good morning, sir. No, Jeff, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., the spokesperson. Spokesperson na yung pani, si No, Jeff, ano? No, Jeff, no, the His Excellency Ferdinand Marcos. Nakapagsalita na ang alat si Marcos, hindi na nga siya nag-iisip, ano? Okay. Pero ang moto, ha, walang iwanan. FGF, walang iwanan. Laili, mahirap kasi puro na lang social media. Hindi lahat Pilipino nakatutok sa social media. Mga mainstream media naman, bias, kawawang Pilipinas, only PRD ang totoong may concern sa bansa. Kaso nag-iisa. Oh, tama, nag-iisa siya. Nag-iisa siya. Pero kung kami ay na-recognize ni Pilipin, ni PRD sa kanyang panahon, sinisigurado namin, aywan ko lang. Hindi kami, nag-iisa lang kasi ako noon eh. Yung mga kasama ko rin, ganun, nag-iisa rin ako sa Vanguard of Democracy, nag-iisa lang ako na maisog eh. Ha? Wala na ako kakampi. Walang bumabanat. Ito ngayon, nag-tandem kami ni Supremo, nagkita kami April 9. Ah. Sigurado, nag-tandem na kami. Do or die. Fight kung fight. Para sa bayan. Bago tayo mawala sa bayan, gawin natin ang dapat nararapat. Kaya kayo mga FGF, honorary member, subscriber ni Super Ranger Kidlat, ni
ni Supremo, ni Pinoy Survivor, ni DYKKB, ha? Mga kwanyan, mga supporter, you are now declaring, matagal ko nini-declare ha, matagal na yun, mga 1 week na, you are a member of the FGF, kaya magpalista na kayo sa ibang sa inyong kwan, sa okay, Mindudula, mayroon ang ginawa si Mindudula. Sa sunod, ilalabas niya yun, ano? Para lahat kayo, kung anong bansa kayo, para ma-organize ni Mindudula ang OFW. I-organize niya OFW para mabuo tayo. Para magkaisa tayo. Ayaw namin humingi ng pundo sa iba. Sa oligarch, sa politician, kung hindi, tayong lahat ang maghihingihan ko ng pundo para tayo ay makakilos para sa bayan. So, ganun, tayo mga kababayan, ano? So, hindi ko munang pahabaan at pag-usapan natin sa sunod. Siguro mamaya, mga alas 9 ako mamayang gabi, itong Makabayan Informative Channel ang gagamitin ko, ano? Makabayan Informative Channel ang gagamitin ko. So, yun lang. Sana mag-organize tayo, mag-organize para kikilos. Kasi kami, nag-organize pa lang kami. Kaya, kayo mga yung mga kwanin Inday Sara, sana kumilos na kayo. Nandito naman kami para tulungan kayo kung inaapi kayo. Ganun lang yun. Okay, maraming salamat at magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Thank you, thank you.